Kandilang naiwang nakasindi, posible raw dahilan ng sunog sa Pangasinan na ikinasawi ng isang lola. Darito ang mabilis na sulyap sa iba pang mga balita. Pero may matanda dyan. 89 anyos na lola, patay matapos matrap sa nasusunog na bahay sa San Fabian, Pangasinan. Napabaya ang nakasinding kandila ang tinitingnang dahilan ng sunog. Drug pusher na kalalaya lang noong Enero, patay matapos umanong makipagbarilan sa mga pulis sa Calamba, Laguna. Ang nasawing suspect na si Eric Masalonga, nakuha na ng umano'y shabu at baril. Ang mga katulad nitong insidente, ang pinukol ni United Nations High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet. Anya, patuloy na nalalabag ang karapatang pantao ng mga Pilipino dahil sa dumaraming namamatay sa operasyon kontra droga ng pamahalaan. Dapat daw magkaroon ng malinaw at komprehensibong ulat ang pulisya kaugnay sa pagkamatay ng ilang nasasangkot sa ilegal na droga. Sagot ng PNP, pag-neutralize lang sa sitwasyon ng kanilang ginagawa at hindi raw paglabag sa human rights. Si dating PNP chief at ngayon Senator-elect Ronald Bato de la Rosa, hindi raw mag-i-inhibit kung sakaling may humiling ng panibagong pagdinig tungkol sa extrajudicial killings. Bakit ako mag-inhibit? Bakit ako bang pumatay? Magkapatid sa Mangaldan, Pangasinan, 5 araw nawawala. Hindi na nakauwi si Namelen J. at Gerald Sokila. Edad 16 at 19, pagkatapos pumasok sa paaralan noong June 20. Hindi masabi ng mga pulis kung kaso ito ng kidnapping, lalo't pag-amin ng kanilang ina, nagkaroon sila ng tampuhan ng kanyang 2 anak. Pero sabi niya, hindi na siya galit kaya nakikiusap siyang umuwi na ang mga anak.